to our YouTube channel. It's me again, Mommy Julie. And in this episode, mga sis, tayo ay mag-organize ng rest! Hi! Hi, I'm Nessa. I'm my Nessa. I'm Nessa. I'm So, organize natin tong ref. Actually, kasi guys, yung dati naming ref, pinalitan na namin ng bago. Naka-LL, no? Pero kasi, yung dati din naman, hindi na siya ganong kalamig. At saka, magulo na siya. Magulo na siya talaga. Matagal na sa amin yun, guys. 11 years. 11 years na siya sa akin. So, it's time for that ref to graduate. So, nagpalit kami. And i-organize natin to. Bagong bili lang namin to. Ayan. Kondura to guys yung napili namin. Tapos, diba, bagong-bago, meron pa siyang sticker dyan, di pa namin natatanggal. Sabi nila, mas mura daw to kapag mababa yung, anong tawag dito? Rated power chorva, yan. Kapag, dito yung watts niya. Pag mas mababa daw to, mas mura ang consumption sa kuryente. So, yan yung kinuha namin. Tapos, two-door to guys. Ganyan. Ayan, di ba, hindi pa organized. Meron pang sundae dyan, may kung anik-anik. Kasi, nung binili namin to, super duper busy namin kasi nga nagloko yung ref namin. So, biglaan lang namin din siya nabili. Kaya, kung ano yung mga napamili namin, ginanang ganyan na lang namin. Sa baba ay super gulo. Super gulo. Super gulo din. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Tiba, may laruan pa ni Kali. Oh, pinapalamig niya ata ito. So, ayan yung tatry natin i-organize. Meron na din ako mga nabiling mga organizer, stackable organizer sa Shopee. And yun yung gagamitin natin. I'm very excited. Dati napapanood ko lang to sa mga vlog, sa TikTok, ganyan. So ngayon gagawin na natin siya. Pero before that, maglilista muna ako ng ating menu, mga bibili natin sa palengke. Pero dapat budget friendly pa rin yung i-stock natin dito. So, samahan nyo kami. Let's go. Tayo ng ating listahan. Konti lang naman yung bibilihin natin kasi ito lang yung ating budget for this week. So, ayun yung bibilihin natin. Let's go! Itsura guys ng ating ref ngayon. Tinanggal ko na yung nandi dito. Yan mo lang yung tinanggal ko. So, pakita ko lang sa inyo yung before ng itsura ng loob ng ref natin. Tapos, ayan sa baba. Ayan. Pinatay ko. Binumot ko pala muna para mawala yung hindi siya nakasaksa. So, itong chiller natin. Ayan yung itsura. May konti lang na hotdog. Tapos, may mga leftovers tayo. May laruan pa ni Kali. Tapos may kimchi. Ayan, nakabukas pa yung ampalaya. Mga nakabukas pa. Ganyan. Tapos, ito. Ayan. Ayan. So, ito ang itsura ng ating ref. Okay guys, ayan. In-empty ko na siya. Wala nang laman yung ref natin. So, uunahin na lang muna natin lagyan dito. Ito na lang muna yung uunahin natin i-organize. Okay guys, pakita ko lang sa inyo. Ito na yung mga pin-repair ko. So, mayroon akong isda dito. Nilagay ko na siya sa Tupperware. Buksan ko lang para makita ninyo. Ayan. Tamban. Tapos meron siyang parang strainer sa loob. So, kapag nagtubig, ganyan, may excess tubig. Sa ilalim siya, So, kapag may excess tubig, ayan, sa ilalim lang siya mapupunta. Ganyan. Tapos, ayan, ito na muna yung inuna ko, guys. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa kasi sa kitchen ko na siya nilagay. So, ito naman, chicken breast lang. Ayan. Tingnan natin kung okay. So far, very organized naman siyang tingnan. Pero baka hanggang ngayon lang. Charot. Tapos, meron tayo dito mga adobo cut. Ito pang tinola ko. Ayan. Ito naman para sa ating nilagang baboy.
Yan. Yung mga meat pala natin, guys, binili na lang namin yun sa hypermarket kasi late na kami nakapamalengke ni Daddy dahil dumating yung, ano, yung prime water. So, ayan. Sa frozen na lang. Kaya wala tayong seafoods muna. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung paano natin ito ilalagay sa freezer. Pero bago yan, i-arrange naman natin, i-organize naman natin yung iba pang mga items. Nalobot yung camera kaya hindi ko na natuloy yung pagbe-video kung paano ko siya inorganize. Pero konting-konti na lang din naman yun na hindi nyo nakita. So, pakita ko na sa inyo ang revelation. But before that, pwede naman ang tanggalin to, love? Pwede naman. Wala naman tong ano, diba? Wala naman siyang exit. Napangit siya pag tinanggal. Dilinisin yan. Huwag na papangit pag tinanggal. So, mamaya na lang. Tanggalin na lang natin yung namaya. So, buksan natin. First, dito muna tayo sa taas, guys. Ayan. When you open it, merong nag-iisang pusit. Hindi na isama. Tapos, ito lang, guys, yung laman natin. Meron din pala ako mga inad na mga, ayan, yung butter. Nilagay ko lang dito. Tapos, ito ay shrimp poppers. Diyan ko nilagay yung mga, anong tawag sa ganyan, mga pagkain. Eto, meron din tayong squid ball. Meron din tayong... What is this, love? Shum, ano, yung gyoza. Ah, yung gyoza. Eto, guys, sasarap na ito. Nabili lang namin sa ano. Yan, gyoza. And, sa baba naman, meron tayong yelo. May yelo, tapos merong... Ayun eh, yung inorganize natin kanina na mga meat. And then we have ice cream. Ice cream talaga laman nito, guys, pero konti na lang siya. Dito naman tayo, guys, sa laman nitong baba. Oh, yeah. Yan. Unahin muna natin yung sa door. So, first, syempre, itlog hindi mawawala sa ref. Tapos,
alam nyo na, tirador, mga sauce and all condiments. Ang tawag dyan, basta yan. Meron din tayong strawberry jam kasi si Kali, she really likes it. So, yung mga ilang kamatis lang na meron natira, dyan ko na lang muna nilagay. Meron din tayong cheese, bawas na cheese. Ayan, dyan na lang siya. Ganda nitong lagayan eh. And, syempre mga juices. Ito, yan, si Kali itong mas gusto niya. Tapos yan, and si Daddy kumuha lang nito. Para lang din kapag may bisita, meron tayong may hahain na juice para sa kanila. And ito, ako mahilig ako sa Mogu Mogu. So, yan, nandiyan lang yan. Siya dyan, si Mogu Mogu. And dito naman tayo guys sa chiller. Yan, yung ref pala guys, kapag matagal na siyang naka-open, ayan, nag-a-alarm siya. So, pag yung bata, like si Kali, kapag nalalaman niya yan, pinakino-close niya kaagad. So, maganda yan pag sa bata. Close natin. And then, when we open it again, si Kali kasi na-alarm siya talaga, na-alarm siya kapag nag-a-alarm yung ref. So, kino-close niya din kaagad. Diba? Mas okay siya. So, dito muna tayo guys sa chiller. Ayan, dito sa chiller, open natin. Ayan, ito yung mga nilagay natin dito. Meron pa kasi kaming natira pang hotdog. Tapos, ayan, may classic hotdog din tayo dyan, na bago. Meron pang natira, oh. Meron nilang dalawa. Tapos, meron din tayong bacon. And ito, hotdog balls. First time namin itatry to. Sabi ko kay Daddy, try lang namin. Ayan, 500 grams lang itong mga hotdog balls. Tapos, ito, yung vegetable mixed frozen chorba. Ayan, kasi si Kali gusto niya yung mga peas. Ayan, so, peas and corn. Yung basta yung ganyan, gusto niya yan. Hindi ko pa nga lang nahahain sa kanya. And, ito na guys, sobrang tumuntuwa ako ito. Napakagandang tignan. So, dito muna tayo. Ito yung mga drinks ni Kali. Actually, feeling ko mahirapan siyang kunin to kasi siksik na siksik. Ayan na, nag-a-alarm na naman. Meron tayo ditong mga Dutch meal. Ito lang din kasi talaga yung mga drinks ni Kali. At saka yung plus na apple juice. Pero dahil walang apple juice yung sa binilhan namin, eh, ito lang muna yung binili ko sa kanya. Yan, Dutch meal, tapos Yakult. Tapos meron din ako natirang yogurt dun sa likod. Ayan. And syempre, orange. Yung mga fruits, importante. Tapos, dito sa part na to, meron tayong mga fruits. Importante yan. Si Kali kasi kapag nagugutom siya, minsan kumukuha na lang siya ng prutas, ganyan. So, importante sa kanya yung mayroong mga prutas na dapat within her reach yung mga prutas, yung mga snacks niya. Ayan, yan yung mga snacks kasi ni Kali guys, mga fruits. So, kailangan within her reach, kailangan nakukuha niya lang ng accessible, kumbaga. Accessible lang sa kanya yung mga fruits. Kasi yan lang naman yung mga snacks niya din talaga. Tapos kapag meron siya mga cereals, doon namin nilalagay sa pantry. Hindi niya gaanong, ano yun, hindi siya accessible gaano. Tapos meron dito marshmallow. Ayan, yan yun na lang din nilagay kasi nilalanggam dun sa may pantry. Meron tayong, ayan, gamot ni Kali kasi inuubo siya ngayon. Pero naglalagay na rin kami ng mga gamot dito just in case. And we also have this one, Calpol, para sa lagnat. And syempre, eto pa. Ayan, mga paracetamol lang to. Importante na meron tayong ganito sa bahay. Hindi natin masasabi kasi kung kailan sila magkasakit. At least hindi na tayo tatakbo pa ng botika, diba? And dito naman sa gilid. Ayun, makikita niyo sa gilid. Ayan, silingit ko na lang. Ayan, sa gilid. Ito, guys, para sa ating samgyupsal, yung soybean paste. Ayan. Tapos, ang aking paboritong kimchi. Hindi mawawala yan. And dito naman tayo, guys, sa part na to. So, meron tayong melon. Ayan, snacks din yan ni Kali. And grapes, syempre, madali na lang. Pag gusto niya, kukuha na lang siya. Ganyan. Tapos, ayan, kumuha si Daddy kanina sa supermarket nito. Tapos, dun niya ininom kasi nauhaw na siya. So, yan. And, meron din tayo ditong, parang tawag dito, barbecue sauce. Barbecue sauce, pancake syrup, tapos, whipped cream. Yan, dyan na lang nilagay. Tapos, yung si Daddy, ito naman drinks ni Daddy, yan, Vitamilk. Ayan, may buko juice tayo dito, hindi pa namin nilalagay sa pitcher kasi wala kaming pitcher. And lastly, last part natin guys, ayan lang mga kaunting gulay, dito ko lang nilagay. Guys, suggest naman kayo paano nyo ini-store yung mga gulay. Ayan, paano nyo siya ini-store nang hindi siya mabubulok for 1 week.
Ayan, guys, suggest kayo kung paano nyo naman ini-store yung mga, ano nyo, yung mga gulay, ganyan. Bawa yung 1 week nyo na pagkain. Sobrang oily ng mukha ko. 1 week nyo na pagkain, paano nyo siya ini-store, paano nyo nilalagay sa ref, para magtagal siya for 1 week na hindi mabubulok. Ayan, guys, sobrang tuwa ko. Kasi dati nanonood lang ako ng mga ref organizer, ganyan. Sobrang nag-e-enjoy ko kasi siya talaga. And now, diba, meron na tayo sa ating channel ng ref organizer Chorva. Na sobrang talagang natuwa ko, lalo na sa mga acrylic na mga organizer. Sobrang nakakatuwa. Yun lang, guys. Sana na-enjoy nyo itong video na to. And if you want more, just drop your comments below. Kung may mga suggestions din kayo kung paano pa mas i-organize, lalong-lalo na dun sa mga gulay, please drop your comments below. Thank you guys for watching. See you again next time. Bye!